pesos? Pumunta ka doon, iniwanan mo yung trabaho mo dito, inaksaya mo yung oras mo, nagkanda kuba ka, ito lang? Kailangan makisama tayo. Pakibagayan mo sila. Tsaka pag may konting gawain dito sa bahay, tumulong ka na. Halala ka! Ayaw ba? Noong una ka man, tutol na tutol na ako sa'yo. Talagang ayaw ko sa'yo! Ewan ko na naman kung ano lang nga rito, kalakot na daw ako sa'yo! At kung ito man ang nagsalip sa pamilya natin, ako naman ang maghiwalay. Iniwan mo kami ng anak mo? Ano? Ako na bang isa? Kahit saan ako nagtrabaho, bit-bit ko yung anak mo! O sige, makinig ka siya, tutol na lang ako! Yung isigawan ang nanay ko, ha! Hindi mo na alam yan, ha! Hirap na nga ako, eh! Bahay? Oo, bibili tayo nun. Kailan? Darating din yun. Eh, pero gusto ko sana may kasamang TV. Sandali. Ano ba talaga gusto mo? TV o bahay? Hindi ba pwedeng dalawa? Sa isa lang. Pwede sige, di TV. Para naman may napaglilibangan kami ni Buboy. Tsaka total, isa pa malaki naman itong bahay namin eh. Dalawa lang kami ni inay dito eh. Pero iba rin tayong dalawa lang. Eh, tsaka na nga yun, hindi pa naman natin kaya. Sa pa, naiilang ako eh. Biro mo, kalalaki kong tao eh. Dito ako nakatira sa bahay ng biyanan ko. Eh, mahal ba naman yun? Eh, naiintindihan naman ng inay. Hindi ah. Mainit sa ang dugo ng nanay mo sa akin eh. Karting, matanda na naman ang nanay ko eh. Mo na lang pansin eh, pagpasensyahan mo na lang yun. Hindi pagpasensyahan. Sandali. Siguro mas maganda kung brand nyo. Kasi wala akong tiwala sa sarili ko pagdating sa television. Kung kotse pa yun, pwede. Eh di ikaw. Ikaw ang bahala. Pero gusto ko colored. Colored? Oo. Brand nyo? Oo. Don't worry. Siguro mga sandali na lang, mga 100,000 na lang, piso araw-araw. Puro kang beer. Ay, anak mo, umiiyak. Gutom na siguro. Naku. Bakit? Walang gatas. Ha? Huh? Wala nang gatas ang anak mo. Paano pinambili ko ng ulam natin kanina? Hindi pa naman ako nakapagtrabaho kanina dahil walang magawang kotse. In short, wala tayong pera. Kaya siguro, mas mabuti niyan eh. Padedihin mo muna sa'yo. May ano pa nga ba? Don't worry. I won't look. Kabiro. Binadaan mo sa biro. Wala pang talaga si Buboy. Hindi ba mayroon electric fan doon sa kwarto mo? Kailan kaya ang matututo ng panggagansilyo na ganyan? Kaya ang matututunan yan. Yan, yan ang abang sinasabi ko eh. Ang una pa man talagang ayaw ko dyan sa lalaking yan. Inay. Oo, hindi ba?
Naku, Rosa. Mano nga huwag ka magbaang-baagan dyan. Hindi ba kanina mo pa siya hinihintay? Kanina ka pa tingin ang tingin sa orasan eh. Hinihintay ko rin naman yung asawa mo eh. Kaya hindi pa ako natutulog hanggang ngayon. Mapahiyaman lang siya sa sarili niya na dalawa na tayo napupuyat sa paghihintay sa kanya. Kung nung tatapusin eh, nakakayaan ito sa binan ko, gabing gabi na ho eh. Eh, kailangan na yung bukas eh. Ay, bukas ko na ho tatapusin. Eh, bukas nga kukunin yan. Ay, pagod na ho ako, tsaka antok na ako eh. Kukuha kita ng juice, kape, ha? Sandali. Teka, kape na lang ha, para hindi ka antokin. Trabaho na. Akala ko hindi natitigil ng kaiyak ang aking apo. Paano ko naiwan doon sa kuna eh? Tsaka alam niya naman ang gusto nito si Bubo eh. Tinatapit-tapit pa siya para makatulog na mabuti. Oh. Sarapan ang tulog niya. Sus! Manang-mana sa ama! Hindi ba, Buboy? Manang-mana ka sa tatay mo, no? Naku! Umiliti pa tingnan mo kahit natutulog! Malabi, oh. Tuwang-tuwa dahil katulad siya ng tatay ng tarantado. Na nag-umpisa, akala mo'y maamong kordero. Yung pala'y pabalat bunga ang asal tao. Ang totoo pala'y tira ang ulo. Di ba, Buboy? Nay naman, eh. Nako, explain naman yun. Alam mo, Rosa, kasalanan mo rin naman yan, eh. Masyado kang mabait. Tango ka na lang ng tango, baw ka na lang ng baw. Lambingin ka lang ng koonte. Nagpapagago ka uli. Eh, tigasan mo na yung disposition mo! Inay, eh, nagpapaliwanag naman yung tao eh. Alam naman din yung paniwalaan. At naniwala ka naman. Natural na sa mga lalaki ang magsinungaling. Parang mga ahas yan, dalawang sanga ng dila. Sanay. Hey, mag-iiba pa ba yun? Kilalang-kilala yung well-known yan si Salud sa pagka-chismosa, pagka-bungangera. Eh, lalo sanga-sanga ang dila ni si Rosa. Eh, yung ganun ko, talagang bungangera. Ay, alam mo ba, na namatay at namatay yung ama ng si Rosa na hindi man lamang naibabangon sa pagkakalubok ang pagkalalaki niya dahil under na under niya ni Salud. Baka ikaw ay nagpapa-under niya kay Rosa, ha? Bae, di ho, Nay. Hindi ako ka, ha? Hindi ako nababalitaan ganyan, ha? Nakakahiya yan, ha? Huwag ka pang papaander, ha? Oh. Lalaki ka! Tatandaan yan! Ang lalaki yan ang dapat na hari ng bahay! Huwag na huwag kang magpapaander dyan, ha? Kay Rosa, ha? Mm-hmm. Lalong-lalo na kay Salud! Aba, pag nabalitaan ko makita niyan. Ano pa paander ka? Hindi ho.
Lumisin ka na kahit apulat ka sa kahit kayo sa asawa mo. Narito na, dumating na si Karding. O, sa pa yung kape? Ibang klase ka rin naman, ano? Uuwi ka ng madaling araw, tapos kung mag-utos ka, akala mo kung sino ka. Rosa, pagbunta ko, pwede ba? Eh, puyat din ako eh. Kung ayaw mo, huwag na lang. Kung ka naman gusto mo sabihin kung saan ka nanggaling. Sandali. Kailangan ba malaman mo kung saan ako nagpupunta? Siguro naman may karapatan akong malaman dahil asawa mo lang naman ako na kanina pang gabi naghihintay sa'yo hanggang ngayong madaling araw na dumating ka. Hoy, asawa mo ako kaya ipagtimpla mo ako ng kape. Ayoko. Pagtimpla mo ako. Ayoko. Ayaw mo? Susunod ka, hindi. Pag nagising ang anak natin dahil sa ingay mo, humanda ka sa akin, ha? Hoy, ano ba naman yan? Wala nang ang gatas na madedi yung apo ko. Ayun niyo pang pahinabinigit sa pagtulog. Naku, Buboy! Pasensya ka na! Hindi kasi mapipila magiging matulog. At paano hindi mapipila magiging tatay? Gusto mo ng kape? Ha? O, eto. Eto, mainit na tubig. Eto, kape. Eto, asukan. Magpinta ka mag-isa mo. Huwag kang magkakamali maghanap ng gatas dahil walang gatas dahil walang pambili ng gatas. Thank you.
paputihin mo yan, ha? Kasi doon yan doon sa kaklase ko. Naalala mo ba si Leonie? Yung nakapag-asawa ng Siman? Hmm. Eh, ayoko mapahiya, eh. Be, kung gusto mo, pati yung palabas sa abroad, lalabas dito, eh. Kaya mo? Sa sinabi mo. Tikilan mo na nga ako. Basta pagputihin mo yan dahil, alam mo, okay magbayad yun, eh. Dollars. Saka alam mo, marami silang appliances. Hindi, syempre, pag nasira mga appliances nila, ang mister ko ang gagawa. Magiging maraming trabaho ng mister ko. At pag naging maraming trabaho ng mister ko, marami ding pera si misis. Hi, mister. Ang kapatid mo. May pinapasabi yata si Balae. Oh, pretty boy. Eh, kuya, pinapatawag ni inay. May pinamamadaling kotse kasi sa may atin eh. Kulang ng mekaniko. Kaya umay ka daw muna doon sa inyo. At ikaw ang mekaniko doon. Ngayon na daw ba? Oo. Oh. Karding, ba't kailangan tapusin mo muna to? Isang dali lang naman yun eh. Eh, minamadali na kasi yan eh. Eh, sabihin mo, susunod na ako. Pibis lang ako. Karding. Kuya, una na ako ah. May basketball din practice pa ako eh. O sige, sabihin mo, sunod na ako ah. Sunod na sa bahay. Pibis lang ako. Sige, kuya. Oo. Oh, yun, hindi mo na nagpaalam sa akin. Bakit alino ba ako? Hindi ba ako nakikita dito? Hindi mo na nagpaalam? Sabi na lang ho kay Mang Gaudencio na bukas ho siya na ang mag-wax ng kotse. Lagyan niya na rin ho ng krudo. Ating gabi na nai. Anak naman eh. Sayang naman. Uy, babayad ko pa ng extra labor kay Mang Gaudencio yan. Ikaw na lang gumawa. Tapusin mo na ngayon. Kasi kailangan namin ng pera ng mga kapatid mo pang matrikula. Eh kung ibabayad ko pa yan ng ibang magtatrabaho, eh sayang. Diba? Eh... Ano mo? Tatanggihan mo ba naman kami ng mga kapatid mo? Kulang pa yung libro nila, tsaka yung mga supplies. Hindi pa kompleto. Hmm? Tapusin mo na ngayon, Nana. Sige. Magkape ka dyan para hindi ka antukin. Oo. Wala na lang yun ang gatas. Ito lang? Eh, lang ang binigay sa akin eh. Ang ibig sabihin, walang intensyon magbayad ng nanay mo, ganun ba? Buti nga, inabot ko pa sa'yo eh. Sabi nga ng nanay ko sa akin, sariling panggasos ko yan, pamulsa ko na raw at huwag ko rin ibigay sa'yo. 75 pesos? Pumunta ka doon, iniwanan mo yung trabaho mo dito, inaksaya mong oras mo, nagkandakuba ka, ito lang? Oo, oh, yan lang. Bakit? Ano bang inaasahan mo? Sustento kay ni inay? Kasama ng nanay mo? Oh, teka muna. Paano naman napasok sa usapan ng nanay ko? Eh, di ba totoo naman? Ang dami niya pinuupa ang apartment dyan. Nakapagbigay ba siya sa atin? May panggatas nga ni Buboy. Wala siyang binibigay, ah. Teka muna. Panagkakasakit ba yung anak mo? Sino nagpapadoktor? Di ba nanay ko? Ay, aba, siyempre. Di ba? Di na konsensya siya pag namatay siya ng apo. Pambihira, hindi ko talaga maiubos maiisip kung paano napasok usapan na to nanay ko. Samantala ang nanay mo nagbigay ng pera sa'yo, 75 pesos pamulsa! Bakit? Ano ba pang gusto mo? Ha? May ginagawa ba siya sa atin? Ha? Sino babayad ng tubig, ng kuryente, ng pagkain? Di ba tayo? Teka, sinisingil ba tayo ng nanay ko sa renta dito sa bahay? Eh, meron naman siya sariling pagkain niya. Siya naman ang bumibili ah. Ano ba nire-reklamo mo? Hoy, ano ba yan? Hating gabi na, panay pang sigawan niyo para kayong mga taong bundok. Hindi ba kayo nahihiya sa kapitbahay niyan? Buksan niyo itong pinto at mapangaralaan kayong mga kulang sa pangaral ng magulang niyo. Hindi ko kailangan ng pangaral niyo. Pangaralan niyo yung anak niyo! Apa, atarantadong to! Hoy, bastos! Bumalik ka dito! Lintik na ito talaga ng animal! Hoy, Rosa,
Ano pagsabihan mo yung kasama mo, ha? At hindi pag naghindi nagbago yung tarantado niyan, palalayasin ko yan, pati ikaw! Ito? Yan pa. Pare, pasensya ka na. Nag-iya kasi ito sa parang kadyo na uminom eh. Pinainom namin. Eh, hindi naman namin alam na balak palang ubusin lahat ng alak na sa tindahan. Sama daw sa'yo, pare. Salamat. Pero sana hindi nila pinayagang uminom. Pinangaralan nyo na lang. Pasensya ka na, pare. Sige, tuloy na kami. Pare, alam ko, tapos na ino mo. Ang isu ka pa rin kayo. Hindi, pare. Pare, bawis na pare. Sige, pare. Sige, pare. Sige. Ingat ka, pare. Kaya mo yan, pare. Oo, pare. Oo, kaya. Ingat kayo, ha? Sige, kaya mo. Ha? Marami na huli na aso. Huwag mo akong alalayan kaya. Kating! Kating, huwag kang mainay. Alam mo naman si inay eh. Da? It's a miracle. Hindi ka nagbubuha ngayon, ha, Junior? Ano nang pinagsasabi mo? Huwag kang maingay dahil alam mo na si inay galit sa mga lasing. Sino? Si Senior Bungangera? Ha? Huwag kang maingay. Bakit? Pag lumabas siya dyan, malaking gulo na naman to eh. Ang nanay mo, ang Queen of Bungangera. Kawang Junior. Oh, oh, huwag naman dito, Carding. Baka mo, oy, Carding naman, ako ang naman. Nako, ang magaling na lalaki. Marunong nang maglasing. Wala na lang gatas na mapambili ka para dun sa anak mo. Umiinom ka pa! Nay, nay, pasensya na lang kayo kasi nakainom nga si Karting eh. Ay, naku! Akin din ang chilo! Kailangan mo na dumi! Nay. May suka. Naku, tapatado ka talaga ha! Gago! Huwag mo ginaginaw, upangita. Karting, Karting ha! Upangita! Karting! Walang mga tarantado! Hoy, kayo dalawa. Bukas na bukas din. Maghanap na kayo ibang matitiran. Hoy, lalayas kami, lalayas kami. Hindi ko kailangan dito. Parang tago. Same to you. Sumo sa Green Star Ilibat. Sumo sa Forbes Park. Sumo doon sa ano? Sa Makati. Ba, akala bungang nera yan. Hindi ko kaya. Yung tabi.
ganyan lang? Pinalayas na agad kayo? Bakit naman? Rosa, hindi ba alam ng nanay mo, natural lamang sa lalaki yung minamahalak? Eh kasi ho, hindi mo talaga sinay si inay na merong lasing sa loob ng bahay eh. Sa bagay, hindi na nakapagtataka yun. Ay, sige, dimito na muna kayo. Nay, salamat ho. Sige. O ano, pasok na. Hindi ka na, pasok na dito na sa welcome ka rito. Kaya lang, magtitiis tayo at masyadong masikip dito dahil sa dami ng gamit, ano? Eh, siguro magkakasya na rin tayo. Pagkasyahin na natin. Kaya pasok na. Pasensya na kayo. Ano ba ang gagawa ko pa? Nagkataon, nagkaroon ka ng pinananap. Pakit ng isin. Pasok na ako. Nga si. Mas maganda yan sa mga kabataan katulad ninyo pang palakas ng katawan yan. Ay, ito ulit si Sawem. Alam mo, sa aming mga may edad na, medyo masama na yung karne. Nako, mahahazard pa kami dyan. Sakto. Kumbaga? Tulog lang? Oo, tulog lang ako. Eh, masama nga akong pakiramdam kasi medyo may sinap siya kanina tsaka sinisipon. Eh, pinadede ko na ho, kaya nakatulog na rin. Anong gatas dinamit mo? Eh, wala na akong gatas si baby, tsaka hindi pa ako kami nakabili. Ay, saan nga yung gatas? Yung nandirito. Itong powder dito! Tingnan, ba't dinamit naman yun? Eh, pwede naman kondensada na lang doon sa anak niya. Eh, gamit dito kapatid mo, iinom na kapatid mo yan. Saka po, mami, wala na rin ho akong lotion, tsaka yung conditioner ko, ubos na. Wala ka ng conditioner, lotion. Hayaan mo, baka makapag-grocery tayo bukas. Total, ang ito kuya mo, baka mga kahit isang kosi makapatapos yan bago matulog. Mga kula ko din, yung kotse yung radio sa talyer, konti lang aayusin doon. Pagpuyatan mo ng anak, lumayon mo na at para mapakuha ko na kami sa Red Mrs. Rodriguez eh. Kailangan akong makakapuwarta yan. Tiyo, kumukuha na ng conditioner kapatid mo. May magamit sa grocery bukas. Ay, ano? Kung mag-grocery kayo bukas, ibili niya naman ako ng ano, ang juice at Tetra Paks. Bakit? Kasi, pag nag-ensayo ako sa basketball, kailangan ko yun, nauuwang ako eh. Ang pagdala mo? Ilan? Ang grocery niya. Mga 10? Mga 15. Okay. Kapala kuya, tanggap mong team namin sa basketball. Hindi ko namin tanggap. Kailan ba liga? Manonood ako. Sa Sabado ang umpisa, pero sa linggo ang game namin. Panoorin mo kami ah. Lulumain namin ang anyeo sa husay at sa yung Pure Foods, lulumain din namin sa pagwapuhan. Ito nga pala, uy! Itong kapatid mo! Musa ng section nila yan! Sasakyan sa karwahe. Ah, karosa o karwahe, ano ba? Maganda naman si Susan eh. Hindi pa nga sigurado eh. Okay. Naglalaban-laban pa kami ng mga fourth year students tsaka namin buong school. Ha? Ganun ba yun? Ate Rosa, bumili na rin kayo at saka kung pwede, tunungan niyo rin ako magbenta kasi nakakahiya naman lumapit sa mga tao eh. Naku, anak! Ako ba naman, pababayaan kitang matalo? Ako pa! No problem. Susubukan ko. Abay, dali, anak, kain ng kain, oh! At nung marami kang matabaw doon sa talyer, sige na, ikaw nga ito magpupuyat pa eh, sige. Kain ng kain, oh, ito oh. Dito na ilagay yan. Thank you.
nandito na tayo sa sulok ng bahay na to. Ako nga dati, doon lang sa salas natutulog eh. Minsan dito lang sa talyer. Wala ka ba sarili mong kwarto? Wala. Ay, bakit yung mga kapatid mo may kanya-kanya mga kwarto? Ako kasi, kahit saan ako matulog, basta may mahigaan, ayos na. Eh sila, kailangan na sa pagre-review, sa pag-aaral. Eh bakit ikaw hindi nag-aaral? Bakit ako hindi nag-aaral? Oo eh. Eh bakit yung mga kapatid mo nag-aaral? Ikaw hindi. Hindi mo pa tinapos yung high school mo. Eh namatay nga si tatay. Eh ba't hindi mo tinuloy? Kasi nga, graduating na ako ng high school, namamatay si tatay. Saka sino nga hawak ng negosyo namin? Kaya nga tinuruan ako ng tatay ko magmekaniko eh. Kaya nga dapat, ha? Makibagay tayo dito dahil may asawa na ako at dagdag lang tayo dito. Ikaw, ba't di ka pa natutulog? Eh, hindi pa natutulog tong anak mo, no? Hindi ako makakatulog. Bakit? Ah, siguro, naninibago ako. Hindi ka sanay. Ang sinasabi ko sa'yo, makisama ka sa kanila. Bagayan mo. Teka nga muna, ba't nahirapan ka ba makisama sa nanay ko nung doon tayo nakikidira? Nakaw, nanay mo? Hirap pakibagayan yun. Eh bakit? Ano ba ang tingin mo sa partido mo? Madaling pakibagayan? Eh napakahirap din ah. Sandali. Ano bang problema mo? Dito, pag kumain sila, kakain din tayo. Saka isa pa, pag wala tayong panggastos eh, pwede tayong sumandal muna sa kanila. Akala ko ba sabi mo kanina, may asawa ka ng tao? Hindi ka ba nahihiya nun? Ito ko mahihiya, pamilya ko naman sila. Eh, may pamilya ka na rin ngayon eh. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, kailangan makisama tayo. Pakibagayan mo sila. Tsaka kapag may konting gawain dito sa bahay, tumulong ka na. Manicure ako eh. Ay, oo, mabuti. Nang maipaayos pa rin itong aking kukot, parang kuko na naso. Ate Rosa, anong mas bagay? Naka-mousse o nakababa lang? Ha? Anong sabi ko, anong mas bagay? Kung mag-mousse ba ako o bababa ko lang? Eh, siguro mas bagay na lang yung ganyan, mas simple. Tingin ko, mag-mousse na muna ako. Nanay, baong ko. Sandali. Oh. Dagdagan nyo naman! Tapoy na yan eh! Eh, meron kaming meeting eh. Alam naman, pag kumakain sila, magmumukha akong tanga doon, no? Daming reklamo. O, oh, ayan. 75 na yan, ha? Huwag ka magpapakagutom, ha? Yan. Ay! Ate Rosa, si Boboy pala gising na at saka naglalaro doon sa may sofa. Baka mahulog. Eh, pati hindi mo pa binigpit at binaba mo na sana dito? Eh, baka jumingil sa akin yun eh. Eh, bakit pinabayaan mo yan? Iniwan mo kung saan-saan. Dapat, kahit saan ka mapunta, kahit anong ginagawa mo, karga mo yung anak mo. Eh, anak mo yun eh. Eh, pamangkin naman niya ho yun. O, ano yun? Tsaka apo niya naman yun. O, ano yun? Eh, baka ma-jingilan mo, oh. Bagong bihis. Ayahin mo rin.
balya-balya ka, balyahin mo, ha? O, oh, ayan, ha? Mag-iingat ka. Mag-iingat ka. Kulang pa. Anong kulang pa? Tama na, may sublima yan. May naman. Ikaw, yung siyang bibiling ko lagi sa'yo, yung t-shirt mo, huwag mo nga pala natilihin may pawis dyan, ha? Magpapalit ka palagi. Baka kumapulmonya. Ano mo? Opo. Inay. Yung tuwalya, lagi mong isusuksok sa likod mo para hindi kang tutuyan ng pawis. Sa kilikili, baka magkaroon ka ng pinigil power. Loko ka. Lady boy. O kuya, may practice kami ng basketball. Excited na ako. Ba? Sama ako ba? Tagal ko na walang exercise eh. Paano mo paglaro na? Ano exercise? Yang coach yung pag-exercisein mo. At tinamamadali niya. Ano ba? Namakulta na kagal. Sige na, sige na. Okay, kuya. Ha, oh, yung pawis ha. Huwag magpapatuyo ha. Sa likod. Sige na, madali na muna yan. Oo, Nay. Bilisan mo, ha? Pwede na? Wala ngayon na. Baka naman hindi ka nagtanong sa mga aming tindahan, ha? Baka meron pang mas murang piyesa sa iba. Huwag ko na lalaro. Gagawin ko na nga na talaga yung matibay yung matibay para matapos na yun. Sa bagay, eh. Sige. Eh, Sibu, mukadungkad. Ano yan? Sir. Tagal pa ba yan? Salamat. Yan ba yan? Nakatakip doon sa mesa ito? Oo. Naku, merienda yan ni Teddy Boy. May merienda yan. Eh, parang ano kay Carding eh. Hindi, malakas kumain yun si Teddy Boy. Lalo na't bago laro ng basketball yun. Naku, gutom na gutom yan. Isol. Hindi, hindi. Di bali na lang, Rosa. Busog pa naman ako. Tiplam na lang ako ng gatas kasi mahapdi yung sikmura. Pag mahapdi pa na sikmura mo, kape. Tiplam mo ng kape asawa mo. Kukunin mo. Ito lang pa. Party kasi kami, at saka i-introduce na yung mga muse. Nay, pengin ng pera. Ito nga, dumudukot na, ito naman. Ayan. Anong palagi mo naman sa akin? Tulog na lukan, o ayan. Maaga ka umuwi, o ang direklamo pang lintik eh, maaga ka umuwi. Pero pag maghahating gabi na, mag-taxi ka na lang. O sige, alis na po ako. Sisa yung pasalubong ha? Gago mo, ang bili. Nakita ko yung 100 na binigay ni Inay eh. Ito talaga, o. Kulang pa nga to eh, liit-liit pa. Kahit isang hamburger lang. Yun, hindi ko naman intindihan naman ito. Pinapanood ko eh. Lintik naman eh. Hindi ko, eh, salata kayo ko yung pag nanonood ako ng TV. Merong maingay eh. Oh, eto, oh. Pumunta ka doon kay Alin Paring. Bumili ka. Pag nakakita ka ng pera, mainit ang pera. Bumili ka ng kahit anong si Cherry ang makakain natin doon, tsaka Pepsi. Bili mo ako. Yung suki niya, kailangan ko suki niya. Huwag pamumulsa ah. Sige. Tara, sabay na tayo. Sige, Nay. Bilis, bilis! Ay, yung ano, may maiulam kayo dun, pinago ko sa kaldero, pinagluto ko kay sardinas. Kasi ho, Inay, nilalag na to kasi si Buboy eh. May aspirin dun sa cabinet, pwede naman aspirin. Eh,
Kasi ho, kanina ho, pinainom ko na ng aspirin, pero hindi pa ho nawawala yung lagnat. Eh, sana ho, dali na lang natin sa ospital. Sus naman. Lagnat lang pa doon, doktor, naka-ospital pa. Arte kita. Eh, inay, babayaran din naman ho namin kayo pag natapos na ni Carding yung ginagawa niyang TV. Wala akong pera. Anong talaga yung sa amin, mayaman? Eh, paano naman ho yung bata? Naku, eh, itindihin yun. Lagnat laki lang yan, mamaya magaling na yan. Eh, inay, di ba, bali na lang ho ako total maghapon naman nagtrabaho si Kat. Naku naman, Panginoong Diyos naman, ano ba? Nanunumbat ka ba? Hoy, yung ginagawa sa amin, tulong yun. Sa amin yung mga kapatid niya, yung ginagawa ni Carding na yun, tulong niya sa amin ng mga kapatid niya yun dahil siya ang panganay. Tikilan mo na ako ng kaartihan mo, Rosa. Ang dali-dali naman yung problema. Hindi naman actually problema yan, eh, no? Yung anak mo, nilalagnat ka mo, punasan mo buong katawan niyan, tapos rabin mo ng alcohol buong katawan niyan, tapos ibalot mo sa kumot, pagka hindi naalis ang lagnat, ewan ko. Anak-anak ka pagkatapos mapapasan mo sa iba. Maayos dito sa bahay nito. Bakit ba sa nagpunta yung maarte mo asawa? Nagdilensya lang ho ng pera. Sus! Napaginita kasi pa-doktor yung bata. Eh, ganun talaga ho eh. Pag mataas ang lagnat ni Buboy ng kagaya nito, pinadadala ho ni Aling salun sa doktor. Eh, papano? Mayabang yung ganan mo, tsaka tamad mag-alaga ng bata. Nakita mo, pati yung trabaho mo naabala tuloy. Pinag-alaga niya ako mukhang Anderson ba niya? Asan ako ko? Ay! Si Balai! Napasal ka, Balai! Nagkatuloy ka po ka, oh! Ano ba na, Balai? Nabasal. Talagang pumasal ako dito. Dahil kung hindi, baka sa burong na lang aking apo ako mapunta. Si Balai, Balai, huwag kang high blood. Ito naman, lagnat laki lang. Ito naman si Rosa, nagsumbong na agad sa nanay niya. Para yun lang naman eh. Ba't ka naman nagsumbong ka agad? Eh ano naman ang kasama ako nagsumbong sa akin? Eh, apo ko naman ito! Ikaw lalaki, palibasa yung di sa'yo lumabas ng batang to, kaya hindi ka natataranta. Wala akong pakailang kumamatay na kamapol yung aking apo! Pala, ay sandali. Ipapadoktor ko yung apo natin. Kaya lang, siyempre naman, nag-aarimuhanan ako dahil baka kakumakuha naman sa mga punas-punas, painom-inom ng aspirin, o, oh, iba. Sus! Ipadudoktor daw! Oh. Ay, at kalmante-kalmante ka nanonood ng TV! Napakahambog mo! Hindi, serialize eh. Inusubaybayan ko kasi talaga yan eh. Aling salud, huwag niyong gaganyanin ng nanay ko, ha? Aba! Eh di kumilos ka! Kuyong ba naman? Eh meron kang perang pagpadoktor para dito sa aking apo. Eh di hindi sana namamalimos ng aking anak dyan sa nanay mo, sweetie! Tumigil na nga kayo! Huwag mong babastusin ang nanay ko. Alin narinig ko, sweetie? Sino, sweetie? Meron pa bang iba? Eh di ikaw! Hoy! Napakahambog mula! Plastic! Nanay ko kasi lang nung pagmamahal ka! Alam ko yun! Kaya naman, wala akong balak na magtagal dito sa labang pumamahal mo! Nanay ko, sinisigawan ha? Aba! Reyes, bakit mabas ka na? Baka mabastos kita, dalawa na tayong matandang bastos! Huwag mo ko tawag yung matandang bastos, ha? Aba! Papakita ko sa kanya! Kaya naman, ito ko sino karang! Huwag mo akong bilang! Ba't pa-visit ka? Sige! Tumigil na kayo! Subo kayo sa kananay ko, sa ikay mananay ko! Hoy! Ako ay nagdadala ng pamilya, kaya kahit anong mangyari sa inyo, sagot ko! Ah, ganun! Ikaw nagdadala ng pamilya! Hoy, lalaki ka! Ano ba, nung una pa man, tutol na tutol na ako sa'yo. Talaga, ayaw ko sa'yo. Ewan ko na naman kung ano nakaya nito. Anak ko't nandaw ako sa'yo. At kung ito man ang nagsanib sa pamilya natin, ako naman ang maghiwalay. Hoy, Rosa, magmula ngayon, gunin mo na lahat ang mga gamit mo at iuwi na kita. Ang daming daldal. Sige na, maghiwalay ka na lalaki ito. Ilalayo ko na sa impyernong bahay na ito. Ano naman namin daldal, iuwi mo na yung anak mo. Sige na, ako. Nakaka-estorbo kayo, iwiwin mo na yan at pag itinira mo pa rin ito yung babae niya, lalasunin ko yan. Sige! Tubukan mo lasunin! Tubukan mo lasunin! Aba! Iiwan mo yan, lalasunin ko talaga. Ito kung makakalaban mo! Iwan mo na lang ang gamit mo! At ito yung lahat na sa labas! Baka maso ka pa ako pag nakikita ko mukha ng tao yung plastic! Ang bog!
nakaistorbo kayo sa pinapanood ko. Serialized pa naman to. Nanay mo nga, pakaralan mo, walang modo. At hindi ko pinatulan niya, kundi siya natagupan. Kasalanan mo naman ang lahat eh. Tarantada ka kasi. Maayos naman ang buhay mo. Pinagpag-aral kita. Pero anong ginawa mo? Tinalikuran mo ang lahat. Pati na ang kinabukasan mo. Kinakamatan na natin si Buboy sa doktor. Sa dinami-dami ng lalaki, ewan ko ba naman kung bakit si Carding pa ang napili mo. Eh, kilala mo naman ang pamilya niyan. Kilala mo naman kung paano magpasikat ang nanay niyan. Buti sana kung si Tete Boy ang napangasawa mo. Pinapag-aral, sunod sa luho, paborito ng kanyang ina, si Carding pa. Sabi nga ako ng doktor eh, kung di daw natin nadala kagad, malamang eh, napulmonya pa yung bata. Si Carding pa, napatapon na ang buhay. Yan, yung asawa mo ang nakakaawa sa lahat. Sa kanilang magkapatid, siya lang ang pinahinto sa pag-aaral. Siya lang ang, naku, ewan ko ba? Inay, hindi niyo ba naiintindihan? Mahal ko ho si Carding. Yan! Yang pagmamahal mo niya ang sumira ng buhay mo. Bakit? Ano kayo nang kakainin yung mag-ina? Yang pagmamahal mo kay Carding? Ha? Naku, batang ito. Basta ang alam ko ho, mahal ko si Carding at alam kong mahal din niya ako. Ano ko ba naman, Rosa? Tanga! Hoy, magbuhat ngayon. Magbanat ka ng buto mo. Magtrabaho ka. Buhayin mo mag-isa yung anak mo. At huwag daw kang hingi sa akin ng tulong, ha? Hanggang hindi tumitunoy ang takbo ng utak mo na yung asawa mo ay walang kwentang lalaki. O hanggang hindi tumitunoy ang asawa mo! Nalimutan ka na ng asawa mo. Balita ko, binibaby na rin ni Tina. Siguro, para huwag nang bumalik sa'yo. Mabuti sana kung nagbibigay mo lang ng sustento. Eh kaso, ni Sing kong duling, wala man lang may abot sa'yo yung mag-ina. Eh sa tingin ko eh, kontento ka na rin eh. Rosa, kaya lang kakikilos. Kapag tuluyan ka nang nalimutan ni Carding. Kapag tuluyan na niyang nalimutan ang obligasyon niya sa inyong mag-ina. Hoy, bukas na bukas din ha. Huwag mo maiwan-iwan sa akin apo ko. Dalhin mo. Hindi ako babysitter. Thank you.
yung nanay. Ito ang tumigil na huli! Sa sabi na kayo lang yaka! Ay, naku, hindi ako natatakot kahit na kayo mga taon na wala akong pakailangan! Ay, lalo na ako sa tapos! Paano ko sa tingin ko nanay? Makasok ka doon sa loob! Ano intindihin pa ba yati mo bukan? Taka! Sige! Taka! Ako ang taka! Ikaw nagpapakusin din sa nanay mo! Anong ginagawa niya sa'yo? Ginagamit ka lang ng nanay mo! Ay! Ano? Ha? Siya pa mahuli kita sa barangay! Ano ba na? Kung baka lang nanay niyo ako mahuli! Kayo pa! Hindi siya! Ay! Magpapagamit ka dyan? Lumayas ka dyan, sisipanong ano, nakalap! Ano, pinibigay niya sa'yo magkana pa masayang gulang patanggatas ng anak mo! Ayaw mong ganyan din ang anak! Pasok ka doon! Sige, pumasok ka! Pumasok ka! Hayaan mo ko lang! Luka-luka! Pinabayaan mo na nga kami ng anak mo eh! Sige na ako, Bindu! Luka-luka! Hindi ako, oo! Wait! At hindi rin ako titira dyan sa pamamahal. Okay, lalo ka na rin ang nanay mo! Ano ba pinagsasabi mo? Luka! Ano pinagsasabi ko? Bakit hindi ba ako nahihirapan? Ha? Iniwan mo kami ng anak mo? Ano? Ako lamang isa? Kahit saan ako nagtrabaho, bit-bit ko yung anak mo! O sige, makinig ka dyan! Luto na lang! Huwag na sisigaw ang nanay ko, ha! Hindi mo na alam yan, ha! Hirap na nga ako, eh! Tapos hindi ka dyan sa... Drama! Makinig ka dyan! Pero okay! Ang matanda! Ang matanda! Nay! Pabayaan nyo na kami! Tapos sisigaw mo na ako eh! Dahil labas halip na babae yan! Pabayaan nyo na kami! Huwag ako sisigawan! Sige lang, huwag tayo! Huwag na tayo! Kapalig na yan ako, eh! Kapalig ka dito, ha! Saan kayo pupunta? Bahala na ho, inay. Baka hindi nyo kaya. Inay, mas mahirap naman ho kung palagi na lang kaming umaasa sa inyo at sa nanay niya, hindi ba? Lalo kung hindi nakakatay sa sarili namin mga paa. Gusto ko lang naman kasi matuto kayong tumayo sa sarili niyo para di naman yung ikabubuti mo. Rosa. Kapag nangailangan ka ng pera, huwag kang mahihiyang pumunta sa akin, ha? Pero utang, ha? Kapag matatag na kayong dalawa, bumalik ka dito. Kasama ang manugang ko. Ibibigay ko sa inyo isang bahay dun sa likod. Thank you.